Fitness Center in Quezon City, we welcome you to the Pilipinas Super League 21 under tournament. This one still unable to get some points up. Strong on that three. Nice interior passing. So that's going to be a big problem for Kensel if they don't box out. And Coach Benji, yung rebounding battle na talagang nagwagi itong San Juan, showing their dominance in the paint. Actually, itong UST lang, winning against Kensel. Grabe yung rebound sila. 75 against 42. Sabihin yung iba, alam ko na kung sino panalo. Plus 33 on the rebounding battle. And maybe yun yung drawback nga, Coach Benji, na sinasabi mo. Without a legitimate big man. Yes. As we see Pabellona again punishing the inside. 4-3 now. Still 6:45 remaining in our first. Itong San Juan playing a zone defense. Actually, itong maguguluhan ka dito sa depensa ng Kensel. We don't know if it's a man-to-man or a zone. Kasi they keep on trapping. No choice pag nakakuha ng seal itong San Juan team. No choice ang Kensel but to foul them. Atay na nga. Nakasabi mo. Medyo nalin lang siya doon. Natignan niya siguro yung buhok nito ng JC Yambao. And the second three-pointer. Kita mo naman. Another three-pointer. Make that three-pointers now para sa Kensel in this first quarter. So scrambling yung defense. Parang di mo nga ma-define na Coach Benji. Hindi mo alam. As we look at this Yambao, step back. Ano nga niya yung defense. Ako nga, driving this time, blocked. Ano naman yung haba nito ni Rivera. Behind the back, dribble. He will lose the ball. Takbo ang Kensel. Ahead of the pack. With the left, that is Monte Rosa. This is the first transition offense from Kensel. Baklig, one-on-one with Abdullah. Grabe. Gets that to bounce in. Mapapatawag nga na magandang timeout dito ang San Juan. They are trailing 16-6. So we look at this Baklig. Jumper off balance. Pero kita mo naman talaga. Saka, that was a good move. Alam niyang if he tries to go inside, ang lalaki. Strapped. But San Juan does recover. Kalilong. Attacking the hoop. Won't go, but offensive rebound. And ito na. Yung, at least in that instance, no? Yung laki. Rebound. Pag hindi niya nakuha, he will try to steal the ball. Pwede nga mag-sneak in dito sa mga big men. Magkamali ka lang, mababa mo yung bola. Abdullah goes all the way. So, 4 straight points dito para sa San Juan. Able to bring this. Kulang yung depensa. Another three-pointer would miss for Kensel. Pass ahead. Upstepping his way to Agamen. Inilagay na lang sa ring. That was a good trail, a good play. A perfect transition offense for the San Juan team. Agamen running the break. Alam mo, sasalpak eh. Importante na, lalo sa laro natin ngayon, Coach Benji, no? Parang positionless basketball na tayo. Yeah. Hindi na yung traditional na big. Yung iba na. Yung traditional, medyo very rare na makita mo nga nagiging first option yung post-up. Not like during nung time namin. That was a good defense. Kabilaan naman. Palitan lang. Ryan with a bigger block. Pala ni, ang ganda na nung pasa ni Golioso. But Ryan, trail job. Swatting. Last shot time if they wish to. Para dito sa San Juan. Kaso, nope, they are able to recover as Concepcion. Gets another point in the paint dito. Para sa San Juan, just a one lead earlier. A big advantage for the San Juan team na before ending this game, na naging single digit yung lamang, 1 point na lang. Babalik tayo with the second quarter of our Pilipinas Super League. Able to contain that pass, takbo dito ang San Juan, Kalilong all the way. That's the thing lang for. Just look for that blonde hair guy. So yun lang daw. That's the only reason. Ryan gets another basket. Clegg will run.
Go to Golyoso. So kulang sila ngayon. Yung isang player nila nandun pa sa kabila. There go the first 2 points para sa Kianzel in the past. Maybe set. Kung alin na, hindi naman mag-mintis ka, okay lang. Another good knockout play for the San Juan. And, punta na tayo ka sa ating Ella Vergara for a courtside report. Ella? Be confident, be consistent, and play it hard. Bagamat hindi na iuwi ng... Punta na tayo ka sa ating Ella Vergara for a courtside report. Ella? Be confident, be consistent, and play it hard. Bagamat hindi na iuwi ng cancel team ang kampiyon sa naging laban nila with the USC Tigers, dahil nawala sa focus ang kanilang big man na si Christian Gamay, ay mas pag-iigyan pa nila na hindi bumitaw sa defense at this time. They will continue to do their best of best, ika nga, at mas sipagang pa, lalo't hindi magpapatinag ang kabilang team. How will the cancel defeat the other team? Back to you, Benji and Jaime. Magandang tanong yan, dahil bumitaw na ang San Juan dito. 28-29 to 18 and 11-point advantage for the San Juan Kings after this conception basket. 5-13 left sa ating second. Magbabalik ang inyong Pilipinas Super League advantage. At ang 4-5 naman, may lalaban. Ang winner niyan, mga kalaban naman ng ating top seed for who will also have that twice to beat advantage. So two teams ang malalaglag at the end of our yun naman ang hindi pa gumagana dito sa San Juan, no? Yung kanilang 3-point shooting. Seniza, hirap na hirap makapuntos dito kay Anzel. So every time you can bat kay si Seniza, able to get a couple of points but still an 11-point lead. Hinahabol nila rito. So yung trapping defense ng Kianzel ngayon na nagkaroon ng last the trap. Another inside basket para dito sa San Juan, extending this lead now to a 13-point lead, their biggest so far. Seniza, step back three. Ito na nga, baka magising na ulit ang 3-point shooting ng Kianzel that worked well for them. Grabe, no? Parang ano ba solution? Ah, okay, isolation lang. Call mo na lang ng iso play. Back-to-back baskets para kay Reyno. Ayun, nakita na ng San Juan na lang. Merong natatawagan ng stepping dyan sa corner na yan. We see this replay of that Reyno basket. Parang na-real one, Coach Benji. Laki natin, no? Parang matpati natin. Pasok sa loob ang bola. Concepcion is attack. 6 points now para dito kay Concepcion. Reset dito ang Kianzel. Trailing by 14 with the 2:53. Still left in our second period. Cruz attacking the bigs. Ano naman ang grabe, no? Dito sa Kianzel, Coach Benji, no? Dito sa San Juan, Coach Benji, yung stepping nga dun sa call earlier. And this time, may backward violation. Ito yung nakita nating press ulit dito ang Kianzel. Last minute and 48 of the second. Ayun lang yung sinasabi natin. Na ito nakita na ng San Juan na meron na o-open lagi sa backward. Cruz once again goes to the baseline. Jumper goes para sa Kianzel. That was Monteroso hitting that. Mental yung ganyang klaseng perimeter, ano, mataas yung kanyang percentage. Parang replay yun na Coach Benji, no? So ganito na yung nangyayari. Parang round robin na lang. Just a few minutes before we resume our second half of action sa ating Pilipinas Super League 21 and under tournament. Battle ng San Juan Kings and Kianzel basketball, 41-29. Close to the corner, Rivera. Stolen by Kianzel. Baklig will run once again. Gets the 2 para sa Kianzel. Ayun na, yung speed na sinasabi natin. Seniza now tries from outside. Ayaw. Offensive rebound and a putback. Good decision dito kay Monteroso. Kasi pag if you waste that time, andun na yung bantay mo. Abutin ka pa, no? And look at him trying to defend. Inside. Kaso Agamenyi, really too strong para dito sa Kianzel. Wala ka na magagawa. 9-point lead para dito sa San Juan. Ryan, flying in the lane. Ano naman yung tatlong big man mo, Coach Benji? Tumatak. That's a 4-shot. Bibigay mo sa Kianzel, atake pa rin sila ng atake despite the height disadvantage nga. Hindi nga lang nakaka-convert, but on the other end, Concepcion. Using his height.
Yeah, that's a problem lang for Cancel. Pag nakita ng San Juan, itong mga players nilang tumakbo. Ito na nga, Yambao. Hitting, parang ang tagal na nung huli. Kailangan nila yung puntos na yan. Abdullah will attack. Goes to Agamenyi. Plus the foul. Same play. Same play that they know that they can score. Yan, na mawalan ka ng ganung passing player. Good recognition naman. That's Kalilong. Kalilong, ano? Opportunity. Grabe rin yung effort nitong Cancel getting that offensive rebound. Pero ito lang ang nagiging problema nila. Committing too much turnovers. Don't 17-point lead mounted by the Kings. Si Baklig will attack. One of the few times na nakatakas kung siya Baklig. Parang second time ko lang nakakita. You will commit an error. Parang nag-part yung Blue Sea. Parang kaya Reed Baklig. Anticipate din nila yung drop pass sa kanyang kick out. Si Baklig will try from outside. Ooh. So 5 straight points para kay Reed Baklig. Sabihin ko sana good recover, ano na eh. Good close-up. Halfway through our third. They swing it. Abdullah will find himself open for a three and gets that to go. The first three-pointer pa lamang dito para sa San Juan. Opensa at depensa ng San Juan. Actually, yung threat, mas natawag natin. Pero ito, si Kamay naman nakabawi sa kanyang miss. Fake pass and off the glass. That was Rivera para dito sa San Juan. Kanyang mga backcourt players. Monterozo, baseline jumper, won't go, but Baklig. Nasobrahan sa kanyang tira, but Golyoso will get it para sa Kianzel. Kita mo, no? So, San Juan still holding on to this 13-point lead against Kianzel basketball. A 3-on-1 fast break. Baklig drops it off to Geronga. Plus the foul. A good perfect transition offense para dito sa Kianzel na medyo hindi natin masyado nakikita na. Nice unselfish play there by Baklig. Yung credit na makukuha niya dito whenever they win the game. He is wearing a jersey 6, so may pagkaskati to. So opportunity na naman dito para sa Kianzel. Go to Gerona for 3. There you go. Lima na lang. Catch and shoot, not wasting time. Dito ng San Juan, magbabalik po ang inyong Pilipinas Super League. 14th or 16th rebound. Another three-pointer. Makukuha ni Geronga. Isa na lang ang lamang nasa that basketball. Shena will recover. One to shoot for the Blue Shirts. Mawawala ang bola and Geronga ahead of the pack. Gives the lead to Kianzel. Mabilis sa kanya. The biggest lead for San Juan was 17. So ibang habol din ginawa din ng Kianzel. Pero balik agad sa San Juan ang kalamangan. Precision offense as of now. Three-pointer bibitaw ni Igot. Gets a second three-pointer for San Juan. The timely three-point. So 7-10 remaining sa ating fourth and final quarter. Igot tries again. Make that back-to-back threes para kay Igot. 7-point lead. So after lumamang lang nitong Kianzel, responde agad ang San Juan Kings, able to find back-to-back threes from Igot. You're still watching the Pilipinas Super League. San Juan behind Igot's 2 3-pointers. Lamang sila ulit ng 7. Yun yung big factor kung bakit sila lamang ngayon. Baklig, once again, attacking the basket. Chopping this lead down. Got 7 to shoot. Igot once again. Drives baseline. Kick out to Concepcion. 3-ball. And another conversion para sa San Juan. So ito na, this quarter na. He will go to the line. Look at that Concepcion. And then, napaka-heartbreaking din. No? Dahil isang segundo na lang. Rivera pulling up. Can't get that to go. Nice save to Shena. Credit have that basket dito kay Concepcion. Ang presence. Some bleeding, I believe, dito kay Seniza. Sa kanyang left eyebrow, if I'm seeing this correctly.
Golyoso, hounded by Abdullah. Miscommunication there. Concepcion recovers and takes it all the way. Balik na for a foul. Again, another rebound from Kamay. Make that 20 big rebounds now para kay Kamay. Ano ba yung career high na itong alaman natin mamaya? Jumper trickles in para kay Monterroso. That was not an easy shot. Rivera atake, scoops it up. Uy. Can't get the bounce, gets another one. Masyado namang malakas. Igo susubok. Off the glass is good. And talagang yung laki nitong San Juan, naramdam. Getting several rebounds as Igo finds himself with that putback. Wala nang ang Kamay. So talagang may hirapan sa loob itong Kianzel. They're trailing by 8, 76-68 with the last minute and 42. 76-68, walo pang inahabol ng Kianzel dito. But they have shown na kaya naman nilang makadikit dito sa San Juan despite their distinct height disadvantage. Ayun na nga, on cue ang sinabi mo. Nice low will call it out for San Juan. Go to the post to Rivera. Monterroso trying to check him, will miss, tip in, will go, para kay Concepcion. Naman talaga, yeah. Too much na para dito sa Kianzel, itong laki ng San Juan. And Concepcion once again inside, nilinis pa yung ring. Mula nung nawala, you know, seventh spot, dahil two teams nga malalagnag at after our single round robin. So in the middle of the pack, may chance ka pa na makalason come quarterfinals time. At dyan nga matatapos ang ating unang laro ngayong araw. Kianzel bowing down to the San Juan Kings 80-71. Pero that was a good fight from Kianzel team, not giving up.